Pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, ang bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, ani ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa alahat. Panginoong Jesucristo, buktong Nanak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sa libutan,
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na manging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod ay katiwala ng iyong mga misteryo at makatupad ng mga katapang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Una'y sinabi niya, "Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip." At kanya ring sinabi pagkatapos, "Hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ikay paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ikay paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ikay paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop. Ang lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ng oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol at sinabi sa kanila, "Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskwang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako muling kakain nito hanggang ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay sa kanila. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at binigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali, mga kapatid ko kay Kristo. Mga kapatid, ang araw na Huwebes, matapos ang linggo ng panahon ng Pentecostes, ating pinagdiriwang ang piyesta ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakila at walang hanggang pagpapari ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ating narinig sa Salmong Tugunan na ang ating Panginoong Hesukristo ay pari sa walang hanggan sa hanay ni Melchizedek. Same thing sa ating unang pagbasa, mga kapatid, na kung saan ating nagdinig ang salaysay mula sa sulat sa mga Hebreo na sinasabi na ang pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo ay higit pa sa pag-aalay ng mga inaalay ng mga saserdote ng mga Hudyo, dahil ang pag-aalay na binibigay ng ating Panginoong Hesukristo ang pinakarurok, ang pinaka-head of all offerings, dahil siya, mga kapatid, ang kordero ng Diyos. At siya ay hari magpakailanman. At dito, mga kapatid, inalay niya ang kanyang sarili hanggang siya'y mamatay sa krus. At ito, ang kanyang pag-aalay ay sapat na para hindi na tayo muli mag-alay ng physical na alay. Dahil sa kanyang pagkamatay, sapat na sa pagtubos ng ating kasalanan. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, narinig naman natin ang salaysay sa huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa salaysay ng huling hapunan ng ating Panginoon ay narinig natin na tinatag niya ang dalawang sakramento ng simbahan. Una, ang sakramento ng Eucharistia. At ang pangalawa na sakramentong tinatag niya doon sa Ebanghelyo ay ang sakramento ng banal na pag-uorden o para sa mga pari. Mga kapatid, ang paghanda ng huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang ang pagtatag ng sakramento ng Eucharistia kung saan inalay niya ang kanyang katawan at dugo para sa lahat, kundi tinatag niya rin ang sakramento ng banal na pag-uorden na kung saan ito ay nahabili niya sa mga pari, sa manaordihang mga tao ang kanyang Eucharistia
ang pag-alala sa kanyang sakripisyo, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Mga kapatid, itong pagdiriwang na pagsakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagdadala sa atin ng kaligtasan. Dahil ito sa laking pagmamahal ng ating Diyos sa tanan. Oo, mga kapatid, sinasabi na natin na ang ating Panginoong Hesukristo ang dakila at walang hanggang pari ng ating Panginoong Diyos na dinala dito sa sanlibutan para tayo'y iligtas sa katuparan ng kautusan ng kanyang Ama, para sa katuparan ng kanyang misyon. Pero alam ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang mga tao, in spite na binigay na ng Diyos ang kanyang buhay para sa ating kasalanan, alam niya, sooner or later, o hanggang ngayon, lahat tayo ay nagkakasala, na ang tao ay patuloy na pasaway. Kaya nga, sa paghahanda niya sa huling hapunan, inalay niya muli ang Eukaristiya at binili niya sa mga inoordinahan na magpatuloy sa pagselebrar ng Eukaristiya sa pamamagitan ng Misa. At dito, mga kapatid, tayo ay nag-iisa na nakatanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating patuloy na pag-attend o pagdadalo ng mga banal na Misa, nawa ating alalahanin sa tuwing tayo'y dumadalo sa banal na Misa, ating sinasariwa, ating inaalala ang sakripisyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon na kung saan tayo'y muling niligtas. Nawa ating ipanalangin sa Kanya sa pamagitan ng pagtanggap ng Kanyang totoong katawan at dugo ay makibahagi tayo sa kaganapan ng Kanyang misyon sa atin, na matanggap natin ang ating kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Ang tanong, mga kapatid, ay paano natin masusuklian ang sakripisyo, pagmamahal na binigay ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan? Nawa sa bawat pagdalo natin ng Misa, ating ialay sa ating Panginoon ang ating mga sakripisyo, ang ating mga dasal, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. At ilakip natin ito sa ating mga gawa sa pagtulong sa kanila, sa pagseserbisyo at pagmamahal, at sa pamamagitan nito balang araw. Ating makakamit ang pinangako sa ating Panginoong Hesukristo, ang buhay na walang hanggan, doon sa kaharian ng Kanyang Ama sa langit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, halina at magsama-sama tayong dumulog sa ating mahabaging Ama upang ilahad ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Simbahang Katolika, ay nawa ang mga manampalataya sa kanilang pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo upang makamtan ang kapayapaan, kaligayahan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bansa, sa sanlibutan, punuin nawa ng Diyos ng masaganang biyaya ang pamumuhay ng bawat naninirahan dito at maibahagi nila ito sa mga naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa iba't ibang taong nakakaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, padaluyin nawa ng Diyos ang kanilang hinihiling na mga biyaya sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga tahanan,
mabigkis nawa ang ating buong pamilya sa matibay na pananampalataya at panatilihin tayong ligtas sa mga sakuna at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, sa tulong ng ating mga panalangin, naway makamtam nila ang kapayapaang walang hanggan at makapiling nawa nila ang ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang butihin, buksan mo ang aming mga puso upang buong kababaang loob naming tanggapin ang lahat ninyong mga ninais para sa amin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tamabagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang narapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkaloob ng Espiritu Santo, ayong anak ay naging lingkod mo upang mahalin ang bagong tipang walang hanggan. At pagganap nito, sa mapakas iyong sambayanan, itinatampok niya kaming sambayan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipanaman niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinagtungan ng mga kamay sa pagsasalo sa huling hapunan. Ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangulohan ng mga hinirang para sa magmalasakit sa iyong angkang. Dinudulutan ang salita mong pagkaing bumubuhay kay kaisa ng mga anghel at nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa,
ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal sa tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para kami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob at maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco aming Papa, Gilbert na aming obispo at tanang kaharian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at putuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa digdig, nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na paningon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
langit ko sambahin ang ngalan mo mapasamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalubuan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
inuming nagbibigay sa atin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at iwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo at gawin tinapay ng buhay pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Himan karapat dapat kami malalakbay. Tanggapin mo ang aming payag na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Tanggapin mo at gawin tinapay ng buhay pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, magdulot nawa sa amin ang ibayong buhay, ang banal na paghahain ng aming pinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Nakikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ngayong araw ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 5, sa darating na May 25 ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May Misa, Triduum at Healing Liturgy sa 5 ng hapon hanggang May 24. Ang Misa konselebrada sa May 25 ay sa ganap na 9 ng umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo sa pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.